Hi guys! Welcome back to my channel. My name is Sarah Smith. And sa mga bago lang pala dyan, subscriber natin, thank you, and Happy New Year sa inyong lahat. And sa ngayon, magtutour muna tayo guys sa ano, kasi ang daming nagme-message sa na itour ko sila sa Succulent Corner kasi ang tagal ko na rin hindi nakapag-check kasi nga sobrang init dito. So ipapakita ko sa inyo kung ano yung itsura nila pag summer. So, hindi sila ganun kagandahan kasi nga yung iba nasusunog. Pero buti naman kasi naglagay tayo ng shade cloth, diba? Sa ngayon, medyo mahangin talaga dito. Sobrang windy. Hindi ako naglinis-linis kasi nga may trabaho ako. So, busy-busy din. And buti day off ko ngayon. So, makagawa tayo ng konting madalian lang na video to. Update lang sa ating Succulent Corner. Umiiba kasi yung itsura nila pag summer. So, hindi sila ganun kagandahan. Hindi sila ganun ka-colorful. Pero, tingnan lang natin kung ano yung itsura nila. So, pasensya na sa kalat ka na. So, yan yung ating nilagay na shade cloth. Kasi sobrang init na dito ngayon. So, nilagay ko yan. Pwede naman siya itanggalin eh. Pero sa ngayon, umaabot na dito ng 32, 34 yung init. Permanent muna siya dyan. So, ang ganda kasi, kahit sobrang hangin, tingnan nyo, grabe. Okay lang naman siya. Parang flexible naman. Eto na ang ating mga succulents dito. Tingnan nyo, may nag-flower. Oh, ayan. Yung aloe na to. Ayan. So, pasensya na. Walang linis to. Medyo makalat ng konti. Hindi sila na-arrange ng maayos. Kasi pinalit-palit ko sila nung last time. Kasi tinanggal ko to. Ang kala ko kasi okay sila. Makasurvive sila. Kaso, yung iba nasusunog. Kaya, eto o. Oh, tingnan nyo, nasunog ko. Oh. Ayan. Nasunog-sunog siya. So, even yung mga aeonium natin. Oh, nagkasunog-sunog. Ang daming mga ano dito, mga spider. Ayan, ang itsura nila ngayon. Ah, yung iba. Parang okay-okay naman. So, kung napapansin ninyo, pag summer, tinatawag nila yun parang ombre. Yung katulad nito, ombre color. Na medyo nag-yellow sila ng konti. Yung bottom part ng mga leaves nila. Iba yung kulay pag summer. Like, ayan o, oh, ayan yung PVN. So, ang dami talagang pwedeng gawin dito. Pagtanggal lang ng old leaves, time-consuming na, so wala akong pasok. So, ayan, inaano ko sila, nililinisan. So, eto yung itsura nila ngayon. Ang ganda ngayon kasi protected sila. Pero kung hindi siguro, alam nyo naman yung nangyayari. Like last year, sobrang nasunog sila, diba? So, sa ngayon, parang okay-okay. Tingnan ninyo, mga ganyan, ayan, nasusunog yan. Kasi partial dito na part, hindi nalagyan ng shade cloth. Yung dito na part nasusunog, ayan, ang sunog-sunog. Yan, ayan, mangyayari. Pero, wala tayong magagawa eh. Ganun lang talaga. Ito yung mga itsura. Tingnan nyo yung Medusae. O, nagsistart na naman mag-flower. Ayan. Palabas yung... Actually, yung iba nag-flower eh. Ito o, yung white rose. O, nag-flower na. Lakay na nito o. Tingnan nyo guys. Ang lakay no. Grabe. Ito din yung lilac spoon o. Para talagang... Ano na talaga sila, yung bushing-bushing. Ito, oh, tingnan nyo. Nung last time na binaba ko to yung shade cloth na to, ayan, nagkasunog-sunog. So, hindi talaga may iiwasan yan. Kasi sobrang init din dito. Tapos, yung ibang succulents dito, maganda sa init. Pero yung iba naman, hindi pa masyado makatolerate ng full sun. Ito din pala. Ayan yung nasunog ng last time. Kaya, hindi ko na binababa yung, ano, yung shade cloth. Ayan, oh, nagkasunog-sunog. Ito, variegated to eh. Hindi ko lang alam kung ano yung name nito. Pero, nung binili ko nito, sabi variegated daw. So, eto naman, ayaw nito na, ano, etong succulents na to, ayaw nito mabasa yung dahon niya. Kasi pag hinayaan mo, may katulad nito, oh, yung tubig, nagsistay dito. Tapos, para siyang nalulusaw pag yung tubig, nakaklog dito. Tapos yung taas nito, maapektuhan din. Ayon ng i-water from top, kailangan talaga sa baba lang siya i-water. So, hindi mo siya babasain. Ito, forever na napakaganda. So, tingnan nyo, hindi siya masyadong ganun ka red-red. So, yung mga kulay talaga nila lumalabas pag spring. Ayan yung perfect time sa kanila. Ito siya, tsaka ito, magkapareho lang yan. Tapos yung, saan ba yung mother plant niyan? Ito yata yung mother plant eh. Ito. Ayan yung mother plant. Tingnan nyo naman, ang dami talaga guys ng mga gagamba dito. Ayan oh, ay nako, namamahay. Tingnan nyo naman, yan yung
annoying. Hindi kasi ako nakagawi dito eh, kaya hindi ko alam kung ano yung mga itsura nila. Pero at least makita ninyo kung ano yung itsura nila pag summer. Hindi sila kagandahan all the time. Spring, autumn, ayan, kagandahan nila. Eto ayaw din to sa tubig eh, nabasain yung ano niya, basain yung top niya. Kailangan baba din. Pero minsan kasi pag yung asawa ko nagwa-water, wala na pakialam. Bahala ka babasa ka or hindi. Basta i-water lang kita. Eto nga oh. Ito oh, ayan, ang dami ko rin mga pinugutan talaga, binihed, ayan, so tutubong yan. Ito, maano lang to, ito ba yung ghost plant, ayan. Ito pala pink, ano to, pink, tawag na to? Hot pink, ayan, itsura niya, hindi na siya pink kasi nga, under the shade na siya, so ayan yung itsura niya. Medyo mahangin na, so hindi ko lang alam kung clear yung, kung maririnig niyo ako. So, eto oh, ang ganda din nito oh. Ayan. Maliit lang to nung last time eh. Malaki na sila. Yung Fred Ives oh, ayan. Dami talagang mga dried leaves na kailangan. Ah, eto pala. Binihead ko rin to oh. Pero, tingnan nyo naman yung itsura. Ayan. Lumalabas na yung mga kababyhan. So, ayan dito. Tingnan nyo naman yung mga web oh. Spider web oh. Nako. Tapos, ayan yung ating Purple Delight. Ayan, tingnan ninyo na kung ano itsura niya. So, may mga pinugutan din ako. Ayan, binihead ko rin to, yung iba. Tapos, ang dami ko rin nakuha dito eh. Mga binihead-behead ko. Kailangan ko na talaga to ilagay sa malaking pot. Deep na pot. Kasi, tangkad na kasi oh. Ayan. Hindi ko lang alam kung pupugutan ko sila or hindi. Basta, check natin. Tapos, eto yung ating Imbricata. Kung nakikita ninyo, ang ganda pa rin. Tapos, nagpo-flower na. Ayan, o, nasunog-sunog yung... Ewan ko ba kung ano yan. Nakalimutan ko na rin. Nagkasunog-sunog na. Eto, tapos nag-flower yung Imbricata, o. Ang dami na rin mga kababyhan dyan, eh. Eto, o, toto. Hindi ko lang alam kung nakikita ninyo. So, ayan. Ang daming mga baby dyan. So, pwede ko na siyang i-behead, pero wag na lang muna. Naghihinayang talaga ako na i-behead sila minsan. Ito naman sa baba. Wala pala akong ano, chinelas. Ay nako. So ayan. So kung may mga time ako, pag may time ako, ayan, naglilinis ako, patanggal-tanggal ng mga dried leaves. Pero ngayon, as in, sobrang busy, tapos ayaw mo rin kasi sobrang init na rin kasi, kaya hindi ako makalabas-labas din. Eto, isa din to sa ayaw sa ano eh, sa tubig. Kailangan pag nag-water ka nito, hindi mo siya babasain. Kasi parang ito yung parang sensitive to eh. Hindi ko alam kung ano yung meaning nito, pero ayan. So, ano na lang, sabay na rin linis to ah. Ito yung nasunog-sunog oh, tingnan mo. Cuttings lang din yan eh. Kasi nakakainis talaga yung gagamba na yan. Ito yung briar rose na to na mix siya ng crusted form. Ayan. Medyo hindi na lumalabas yung kulay niya. Parang kasi under the shade na. So, umiiba na yung kulay. Grabe yung hangin. Ang lakas. Tapos yun dito sa ating mga hanging pots. Oh, ayan. Umokay-okay na rin sila. Lumaki-laki na rin. So, itong mga ano na to, nakahanging pot na yan. Galing lang din yan dito sa mga mother plants. Mga cuttings lang na ginawa natin. Yan yung mga itsura nila. Yung mga cuttings dito, ayan, ginagawa, nilalagay ko lang sila dyan. Maparami sila. Para kasi makita mo na, ay, lumalaki na rin pala yung mga babies nila. Tapos, dyan ka na rin kukuha ng mga cuttings soon. Ayan, o, tingnan nyo. Yan naman. Ayan. Tapos, yung eto, yung PVN na yan. Ayan, tingnan nyo naman kung gano'ng ka-colorful din. Colorful talaga, yun yung PVN na yan. Tapos, dito ko yan siya kinuha. Yung iba dyan, mga baby-baby lang din. Pero yung, I think yung pinaka-mother plant dito, nilagay ko dun sa ating wheelbarrow. Tingnan mo yung Mendoza, kahit na ano, kahit hindi siya naka-full sun o kahit may shade cloth, parang lumalabas naman yung kulay niya. So, okay lang din. So, tapos dito sa baba, oh. Eto ayan, nasunog-sunog yan. Nasunog-sunog yan, oh. Ayan naman. Aayusin ko pa yan, eh. Kasi ibibehead ko yung... Kasi pumapangit na siya, tingnan. Ayan, parang pareho siya dito. Eto. Ayan. Pinaka-mother plant siya. Tapos, eto, yung mga cuttings. Ayan. Oh, ayan, oh. Grabe.
Eto, wait lang. Pasensya na, ang dami talagang mga ano dito, yung spider web. Oh, tingnan nyo, namamahay. Parang hindi sila ganun kagandahan. Pero maganda pa rin, pero hindi ganun ka-vibrant yung color nila. So, ayan, oh, mga ganito lang na pantanggal-tanggal lang ng mga... So, hinahayaan ko na lang muna. So, wala pa talagang linis-linis dito. Ayan. So, eto yung mga nandito. Ayan, oh. Ayan. Itong ganda din ito, eh. Milky Way ba to or something? Hindi ako magaling, guys, mga ID nila. Alam niyo yan. So, dito na part, ayan, parang nag-yellow yung iba. Pero I think normal lang yan pag summer. Kasi nga, syempre, sobrang init. Di ko lang alam kung maganda yung kulay dyan. Ayan, ayan itsura niya. Nung last time, sobrang vibrant yung ano niya yan. Yung red edge ba yan? Ayan, nakikita niyo yung mga nasunog-sunog. So, hindi ko na talaga ibababa yung shade cloth na to. Kasi pag binaba ko pa, baka naman maano sila matusta. Ito yung nabihead din na few months ago. Tapos yung dito sa baba. Ito nga, oh, nagli-leggy siya. Oh, dapat kailangan na talaga siyang i-full sun. Pero hindi pwede sa ngayon kasi nga, alam niyo naman kung gaano kainit. Ito, mamamatay na yan. Kasi, ay, kailangan ko nang is-isolate. Na-isolate ko na to, kaso may tapon ko na lang yan siguro. Kasi hindi ko na masasave yan eh. Maapektuhan lang yung ibang katabi nito. Sayang, pero wala tayong magawa eh. Baka kasi maapektuhan pa yung ibang ano natin. Wait lang, wait lang. So, eto pala guys. O, ipakita ko sa inyo. Tingnan nyo, merong nag-crusted form dito. O, ayan. Ang cute. Parang abnormal na tubo ng succulent. So, ang ganda, no? So, eto yung itsura niya. Ayan, ang daming mga kababyhan. Ayan. Hopefully, maging okay siya. Eto, nag-flower na naman, oh. So, kanina makulimlim. Pero, tingnan nyo naman ngayon. Ayan, umiinit na. Pero, mahangin pa rin. Ayan, nag-flower-flower na siya. Ang ganda naman ng flower niya, oh. Tapos, yung purple delight pala. Eto pala yung cuttings na ginawa ko. Ayan, natanggal. Pero, kasi nung last time, under the shade siya. Kaya, nawala yung kulay niya. Tapos, nilagay ko siya sa full sun. Na, ano naman siya. Nasunog naman yung iba, ayan o. Oh. Kung napapansin ninyo, o. Oh. Ayan, buti naman agapan ko. Kung hindi, magiging ganyan lahat. Tamang-tama lang na full sun. Tapos tanggalin agad. Ayan, ganyan yung itsura ng pagka-pink niya. Pero pag under the shade, napatanggal yung ano niya, yung kulay niya. Dito sa taas, banda. Ayan, nagpa-flower, o. Oh. Cute ng flowers. Ayan. Ito yung mga nandito sa taas na puro mga cuttings lang din to. So, yung iba, okay naman. So, ito naman, ito ang dami na, oh. So, ito yung mangyayari pag nilagay mo siya under the shade. Ito kasi, kailangan talaga ito ng morning sun. Kasi, ito yung nagre-red. Nagre-red yung... Eh, ngayon, since under the shade siya, ayan yung itsura niya. Sobrang laki niya. Ito lang naman yung itsura nila pag summer. So, hindi kagandahan. Hindi naman sa hindi maganda, pero iba yung itsura nila eh. Pero attractive sila pag spring, tsaka autumn. Pag summer talaga, wala. Hindi masyado. Pero maganda pa rin considering, di ba? Choosy ka pa. So, ayan yung mga itsura nila. Ayan ang update natin this summer. Pero hindi pa nga kalagitnaan ng summer eh. So, ano lang to. Paumpisa pa lang ng summer. So, eto na yung mga itsura nila. Tingnan natin. So, ayan. Kailangan ko mag-water siguro ngayon. Kasi hindi masyadong mainit. Pwede akong magtumagal dito na mag-water sa kanila ng soap na soap na soap. Para naman yung next ko na na-water sa kanila. Siguro next week na. Pag sobrang mainit, nag-water ako mga twice a week. Gabi or umaga. Yan yan. Wag in the middle of the day. Kasi nga, sayang. Hindi din nila. Mabilis kasi matulog. So, ayan na guys. Yan na yung itsura nila this summer. And iikot ko rin kayo uli pag middle na ng summer kung ano na yung itsura nila. So, try natin na i-compare kung ano yung itsura nila nung spring or autumn. Compare mo sa summer.
I think magaganda sila pag ano, pag spring, kasi yan yung time na medyo lumalabas talaga yung kagandahan nila. So eto ngayon parang ano sila, parang pale. Aba, pale pa yan ha. Na maganda pa rin yung kulay nila kahit papaano, di ba? Don't forget pala guys na i-follow nyo ako sa Sarah G. Smith page. Post kayo ng mga pictures nyo doon, ng mga succulents nyo, para at least naman makita ko kung ano din yung mga collection ninyo. So, ang ganda talaga na mag-share-share tayo ng mga kahiligan natin, lalo na sa yung mga mahilig talaga sa succulents. Thank you so much, guys! This is Sarah G. Smith, and ingat-ingat kayo! Bye!